Ang housemates nagbonding sa garden area at pagbalik sa loob ng bahay, isang bagay ang nakakuha ng kanilang pansin. Oh, oh, boss! B-O-S-S, baby! Ay, grabe sino to, boss! The boss. Napansin ko po yung nakatatak din na boss. Ano bang ibig sabihin ng boss? Pag sinabi po nating boss, syempre isa sa pinakamalakas, isa sa pinakamatalino. Boss, leader, nagde-decide. Parang si Isabel. Usually, kuya, mas nakakaangat sila. Yan yun yung nagdi-dictate yung ano dapat gawin. Someone who can listen to his group or team. Hindi lang yung career ang kanyang pinapalagahan, pero yung relasyon sa kanyang pinamumunuhan, kuya. Ikaw ba? Laging boss ka? Apo, kuya. Sa loob ng eroplano, kuya, siguro. Pag sa volleyball team po. Ikaw ba ay naging boss ka na? Hindi po. Hindi ako marunong mga boss-boss na yan. Bakit naman? I'm scared. Hindi ako bagay dyan sa pagbo-boss-boss dahil yung parang nape-pressure ako. Ano kaya to? Boss. Sino unang maupo? Boss siya. Malay mo, ano pala yan, no? Pag naupo ka dyan, may premyo ka. Habang tuloy ang palitan ng haka-haka ng housemates, isa-isang kinausap ni Kuya sina Roque, Kathleen at Andre. Bilang official housemate ng online bahay ko, nais kong ipaalam sa iyo na ang nakita ninyong upuan ay may kinalaman sa magiging weekly task nito. Ngayong linggo, sa weekly task na ito, bubuo kayong housemates ng isang kumpanya na pamumunuan ng isang boss. Pero ang boss na ito ay pagbubutuhan ninyo at maaari ding mapalitan depende sa desisyon ng nakararami. Kung sino ang sa kasalukuyang boss ay siyang weekly task leader din. Isang secret task ang aking ibibigay sa iyo. Okay po, kuya. Kabahan ako. Ang iyong mission ay maging boss sa linggong ito. Dahil kung hindi, ikaw ay magiging automatically nominated. Opo, kuya. Opo. Pero kung sakaling magawa mo naman ito, hindi nangangahulugan na hindi ka na pwedeng maging nominado. Ang iyong kapalaran ay nakasalalay sa normal na proseso ng nominasyon. Okay po, kuya.